live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hawak na ng mga otoridad ang tinaguriang Pogo Kingpin na nagpupundo at nagsimulawan na mga illegal na pogo sa Pilipinas. Inaresto siya sa Laguna, gayon din ang 12 iba pang dayuhan at 9 na Pilipinong bodyguard, driver at staff. May na-recover ding iba't ibang uri ng armas at 2 mamahaling sasakyan na naka-bulletproof. Nakatutok si Sarima Refran. Sa bisa ng mission order ng Bureau of Immigration, inaresto ng pinagsanib na puwersa ng PAOK, AFP at BI ang dayuhang ito sa Binian, Laguna. Naka-full battle gear ang mga sundalong nagsagawa ng operasyon dahil malaking isda umano sa mundo ng pugong inaresto. You have the right to remain silent. Ang lalaki, ang tinaguri ang Pogo Kingpin o Pogo Godfather sa bansa at big boss ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Siya ay Lin Soon Han na mas kilala rin dito sa atin na alias Boss Boga. Ginagamit niya rin po yung pangalang Liu Dong at Hau Hau na sa English po, ang meaning ng Hau Hau ay boss of bosses. Pero depensa ni Lin. He thinks he's arrested strong guys and then maybe after that he will provide the passport. Ang passport ni Lin, pinakukumpirma pa sa Chinese Embassy. We will check. Baklas eh. Baklas yung picture. Baklas. Ibig sabihin, meron siyang nakitang passport, tinanggal niya yung picture, nilagay niya yung picture niya, binaklas niya. Tapos inassume niya na kung sino yung nasa passport. Kasamang inaresto ang 12 pang dayuhan at 9 na Pinoy na pawang mga bodyguard, driver at staff. Isa sa mga dayuhan, naka-blacklist na pala sa immigration. Ang mga Pinoy, nakuhanan ng mga armas, isang caliber 40, caliber 45 at 9mm. Biniberipika pa ang mga lisensya ng mga ito. May info kami na merong isa sa mga bodyguards niya na former uniform personnel. We just don't know kung whether PNP siya or AFP siya. Nabigla lang po kami, sir. Di po namin alam na ganun yung mga problema. Nabigla rin kami, sir. Hindi po namin nakikita yung mga ano nila, sir, gawa nila, sir. Kasama sa mga na-recover doon sa mga na-aresto, itong 2 high-end na armored na mga SUVs na ito. Ibig sabihin yan, parehong bulletproof ang mga sasakyan na ito. At ito pa, gumagamit naman ng improvised na plaka. Yung mga mahabang baril, like yung mga rifle, 5.56, tsaka yung mga mas malalaking kalibre, hindi tumatalab doon. Kahit upakan mo siya, mabaril mo siya, tuloy-tuloy lang yan. Sasagasaan lang kayo kung checkpoint kayo o nakaharang kayo. Sa ilalim ang mga dayuhan sa immigration inquest para sa mga paglabag sa immigration laws. Ang mga Pilipino, patuloy na iniimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. At kaugnay niyan, may testigo na ring magpapatunay ng koneksyon umano ng tinaguriang Pogo Godfather kay Alice Wo. Ang dating Bamban Mayor, kilala raw sa tawag na Madam Wa. Ang mga pahayag ng mismong testigo at kung sino si alias Liu Dong sa muling pagtutok ni Salima Refran. Tinaguri ang Pogo Kingpin o boss of all bosses ng mga illegal na pogo sa Pilipinas, si Lin Soon Han alias Liu Dong na inaresto ng mga otoridad sa Laguna. Ilang buwang din tiniktikan at sinunda ng mga operatiba si Lin. At ayon sa PAOK, madalas siyang bantay sarado ng bodyguard at paiba-iba pa ng mga mamahalin at armored o bulletproof na mga sasakyan bago nasukol ng mga otoridad Huwebes ng gabi. Sa impormasyong nakalap ng PAOK, ipinanganak sa Fujian, China noong 1991 si Lin. Kilala rin daw siya sa alias na Bogo, Boga, Shaolong, Apaw, Pahaw at Hauhaw. At may passport na nasa ilalim ng pangalang Liu Dong. Una raw siyang pumasok sa bansa noong 2016 sa edad na 24.
May SRV o Special Resident Visa si Lin, dahilan para makapanatili siya sa bansa at malayang makapaglabas-masok ng Pilipinas. Parang sila yung mga nagsimula ng Pogo Hub dito, ano, mga Pogo operations dito. Although they started small during 2017, nagtayo sila ng mga maliliit na yan doon sa mga golf courses dito sa Pilipinas. Definitely involved sila sa scamming activity. Lahat ng Pogo na tinayo nila, talagang scamming ang intention. Sabi ng PAOK, si Lin nakapagtayo na hindi bababa sa 18 mga Pogo sa iba't ibang lugar sa Luzon hanggang NCR, pati na Cebu at Davao. Kabilang dito ang Lucky South 99 o yung ilegal na Pogo sa Porac, Pampanga. At ang dating Hongsheng Gaming na naging Zunyo 1 Technology sa Bamban, Tarlac na pareho rin iniuugnay kay dismissed Mayor Alice Guo. We've got testimonial evidence that points to him as one of the major financiers, one of the major pioneers in setting up the Pogo industry in the Philippines, not only in Lucky South po, but even in the southern parts of Metro Manila. Isang testigo ang hawak ng PAOK na magpapatunay sa koneksyon raw ni Guo kay Lin o Boss Boga. Kilala raw nila si Guo bilang si Madam Wa. Kasi po siya talagang siyang siya. Nalaman ko na nga lang po na mayor siya at saka siya si Alice is noong nagsisinik na. So yun, si Madam Wa is nagre-report kay Boss Boga kung ano na yung status ng pagtatayo doon sa loob ng Baufu Land. So yun, magka-partner po sila. Yun, mas matas lang po sa kanya si Boss Boga. Si Lin raw ang nagbibigay ng pondo para sa pagpapatayo ng Baofu at ng Zunyo 1. Sari-saring krimen rin ang nasaksihan ng testigo sa loob naman ng Lucky South 99 sa Porac. May inuutusan siya. Inuutusan niya yung mga Chinese na kinukuha nila sa labas, na which is yun po yung grupo ng Bangpai sa Chinese, and English po nun is Gang. So siya po ang nagpapatorture. Minsan po, nawawalan na po talaga ng malay yung taong pinapatorture niya. Tingin ng PAOK, si Lin ang sadyang tinatago o hindi binabanggit ni Guo. Ang binabanggit niya yung tatlong, wala na dito eh. Yun sila Xianji, binabanggit niya yan sila Wang Ziyang, binabanggit niya yan si Duan Renwu. Ano? So, ito, hindi niya binanggit to. Kaya ang tingin ko rito, ito yung iniiwas niya. Eh. Our belief is that Alice Guo or Guwa Ping is merely a front. Part of the criminal organization but merely a front of the criminal organization. Kung ano man talaga yung intensyon ng sindikato para sa kanya, si Alice lang po nakakaalam nun. Sangkot umano si Lin sa iba pang krimen na kaugnay ng mga Pogo, kaya sasailalim pa sa investigasyon. Nahaharap rin si Lin sa reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice, kaugnay ng Lucky South 99. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Itinuro ni Kenwin X. Espinosa na si Senador Ronald Bato de la Rosa ang nag-utos sa kanya na idawit si dating Senadora Laila de Lima sa bilibid drug trade. Dinaan daw yan ni de la Rosa sa pananakot, bagay na maring itinanggi ni de la Rosa. Sinabi yan ni Espinosa sa kanyang pagharap sa Quad Committee ng Kamara ngayong araw. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang mensahe ko sa daddy ko, di kung saan ka man naroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Emosyonal si Kerwin Espinosa habang binabalikan kung paano binaril ang amang si dating Albuera Mayor Ronaldo Espinosa na nanlaban umano habang sinisilbihan ng search warrant kahit nakakulong na sa Baybay City Provincial Jail. Hindi na niya nadepensahan ang sarili sa korte kaugnay ng bintang na illegal drug possession para umano sa hustisya ng amang biktima raw ng EJK o extrajudicial killings, kaya tumistigo sa Quad Committee ng Kamara ang nakababatang Espinosa. Binawi niya rin ang pag-amin noong drug lord
siya at ang pagdawit pa kay dating Senadora Leila De Lima sa droga. Na iniutos lang umano ni dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa sa pamamagitan ng pananakot sa kanya pagkabalik mula abroad noong November 2016. Kailan lang nang ipawalang sala si De Lima ng iba't ibang korte sa lahat ng hinarap niyang kaso. So sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Idiin si Peter Lim at si Laila De Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas. At si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. E kung walang problema po yun, sir, gagawin ko yun. Ipinakausap pa umano sa kanya ni Bato, si Ronnie Dayan, ang driver bodyguard noon ni De Lima. Sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement nga magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Itinanggi ni Bato ang mga paratang. Pagpakita ko yan, suntukin ko siya sa mukha. Makapagsalita siya, akala mo sino siyang malinis. Nakausap ko lang siya isang bisis. Nung pinuntahan ko doon sa kulungan niya, yung tinanong ko siya about kay Espinito, kung yung totoo ba yung sinabi niya na tumatanggap sa kanya ng pera si Espinito. Ang totoo daw ay, kapag i-text si Espinido, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Nag-sorry si Espinosa kay De Lima at may mensahe rin kay De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. From my heart, I ask, sorry. Sorry talaga po, ma'am. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Sir, Bato De La Rosa, sana po, magbago na tayo. Iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika. Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid. Bukod kina De Lima at Lim, may ipinadadawit pa raw na ibang pangalan sina Bato. Sinama pa ni Bato si Lovely Impal, Peter Ku, Peter Lim, Ching Biloso, General Luot. Nitingog si Juby na isali daw si Congressman Richard. At kaugnay ng mga nadiskubre umanong droga, baril at pampasabog sa bahay nila, iginiit ni Espinosang itinanim umano ito ng pulisya kasabay ng ikinasa nilang raid. Dismissed na rin ang lahat ng 5 drug cases na isinampalaban ni Espinosa dahil sa kakulangan ng ebidensya ayon sa kanyang abogado. Nang tanungin sa kanyang intensyon, lalo't kakandidato para sa dating posisyon ng kanyang ama, sagot niya, "Hustisya po para sa papa ko. Kaya kong talikuran yung politika. I am willing to withdraw. Ginagawa ko to na lumutang dito sa Quadcom kasi napanood ko marami ng lumutang na mga biktima sa EGK." At kaya umano inilagay silang mag-ama sa narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi hindi po kami supporter ni Presidente Duterte nung kapanahonan na tumakbo ang papa ko. Kasi maraming mga biktima na hindi supporters niya, ganun din ang nangyari. Samantala, ipinaaresto ng Quadcom ang misis ni Attorney Harry Roque na si Myla matapos itong i-contempt kanina dahil 3 beses na itong hindi sumipot sa mga hearing. Mula rito sa Batas ng Pambansa, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. May naidulot na maganda ang paglalantad sa ASEAN Summit ng mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay naman ng hindi niya pagtalaga kay Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng gobyerno,
Nabanggit niya ang pagkadismaya sa ilang pahayag nito at posibleng panlilinlang umano sa kanya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang ASEAN Summit na ito ang unang foreign trip ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi itinalagang caretaker ng gobyerno, si Vice President Sara Duterte. Sa halip, itinalaga niya si Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. She's not part of the administration anymore. So she's not part of the really the day-to-day running of what we're doing. So it would be unfair to ask her to now suddenly to impose that duty on her since that's not part of her work now. Yeah. Pero nang tanungin kung anong relasyon nila ni VP Sara, aminado siyang nadismaya siya sa sinabi ni VP Sara na hindi siya itinuring na kaibigan ng bise. How would you describe your relationship with the Vice President now? I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were. But maybe I was deceived. Ngayong araw ang balik ng Pilipinas ang Pangulo mula sa pagdalo sa ASEAN Summit. At sa bawat pagkakataon sa mga kaharap na lider sa nakalipas na tatlong araw, inilarawan ng Pangulo ang agresibong aksyong dinarana sa mga barko at tauhan ng Pilipinas mula sa China sa sarili nating exclusive economic zone. Kanina halimbawa, ikinuwento ng Pangulo sa ASEAN East Asia Summit ang mga insidente ng pangharas itong Agosto sa isang routine maritime patrol ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Binanggit din niya ang pangaharas ng Navy missile ships ng China sa mga barkong pangisda at eroplano ng BFAR na malinaw daw na pagpapakita ng pagbaliwala ng China sa international law. Ang ganito mga paglalantad na nangyayari sa South China Sea, nagbubunga na maganda ayon sa Pangulo. It is always very useful because at some point, there are many offers of help. And they say, if that is the problem, maybe we could do this. Maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I can serve as an interlocutor. All of these offers, which would not come if we did not make our position clear and explain to them what the present situation is, how the situations have evolved. Ang tanging paraan para hindi natuloy ang lumalang tensyon sa West Philippine Sea ayon sa Pangulo ay ang Code of Conduct na sinabi niyang dapat nang madaliin. Hindi man daw hayagan nagpapahayag ng suporta. Naniniwala ang Pangulo na suportado siya ng higit sa kalahati ng 10 miyembro ng ASEAN. Nariyan din ang suporta ng European Union at syempre ng Amerika. Sa ASEAN-US Summit kanina, sabi ni US Secretary of State Antony Blinken na babahala raw ang Amerika sa tumitinding mapanganib at illegal na aksyon ng China taliwas sa kanilang commitment sa mapayapang pagresolba sa sigalot. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the South and East China Seas, which have injured people, harmed vessels from ASEAN nations, and contradict commitments to peaceful resolution of disputes. Ayon sa Pangulo, nasa China na ang bola kung mapapabilis ang usad ng binubuong Code of Conduct sa South China Sea. Pero nakakadismayaan niya na pirming magkaiba ang sinasabi at inaasal ng China sa West Philippine Sea. Ano man daw ang mangyari, patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang kanyang soberanya. Whatever happens, we will maintain that presence because it is important that to show the world and our people that we are in the business of protecting our sovereignty. We are in the business of maintaining protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Mula sa Lao People's Democratic Republic para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Patuloy na pakikipagtulungan sa ASEAN ang tugon ng China sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na madaliin ang Code of Conduct sa South China Sea. Sabi pa ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, generally stable o matatag ang sitwasyon sa South China Sea dahil sa pagtutulungan ng China at mga bansa sa Southeast Asia. Nananatili anyang nakatuon ang China sa paglutas ng maritime differences sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon batay sa paggalang sa historical facts at international law. Sa gitna niyan, iginit ni Mao Ning ang mariing pagtutol ng China sa anumang paglabag at pang-uudyok umano. Pinangangalagaan din anya ng China ang kanilang soberanya at mga karapatan at interes sa dagat. Good news at bad news po, bumaba ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan pero may mga nakaambang dagdag bayarin na ipapasa sa mga customer nito. At nakatutok si Maki Pulido.
36 centavos per kilowatt hour ang bawas singil ng Meralco ngayong Oktubre. Katumbas yan ng 72 pesos na bawas sa mga kumokonsumo ng 200 kilowatt kada buwan. Primarily, it was the generation charges that went down due to the lower cost in the wholesale electricity spot market, followed by transmission. 68 centavos sana ang bawas singil ngayong buwan, pero pinayagan ng Energy Regulatory Commission ng Meralco na singilin sa mga customer ang pagmahal ng benta ng Malampaya Consortium sa mga planta ng First Gas. Katumbas yan ng 1 billion pesos kada buwan na paghahati-hatian ng mga customer sa susunod na 12 buwan. So that 1 billion pesos per month is equivalent to around 32 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa generation charge. Si Josephine, hindi na raw na-excite kahit may anunsyong bawas singil ang Meralco. Hindi rin naman daw kasi nakakaluwag sa budget dahil sa liitan niya ng mga bawas at hindi na bumalik sa dating presyo ang kada kilowatt hour. Sasabihin nila bumaba silang sentabo. Pero yung pagtaas ng presyo nila, sunod-sunod. Mula January hanggang October nitong taon, 3 beses nagbawas singil ang Meralco. Pero may net increase na 9 centavos per kilowatt hour mula Enero at may parating pang mga dagdag singil. Kung payagan ng ERC na singilin sa mga customer ang 4 billion pesos na ancillary service o reserbang kuryenteng kinontrata ng NGCP, katumbas ito ng 60 centavos per kilowatt hour. May 2 centavos ding hinihingi ang National Transmission Corporation na feed-in tariff para sa mga renewable energy plants. Kung isasama ang dagdag singil na 32 centavos per kilowatt hour dahil sa kontrata ng First Gas at Malampaya Consortium, 94 centavos per kilowatt hour ang nakaabang na dagdag singil sa kuryente. Inaabangan natin na isang malaking pagsingil ay yung natitirang 70% ang reserve market cost na hindi pa nasisingil ng NGCP. Kaya si Josephine hindi na raw umaasang makaluwag sa bayarin ng kuryente para may dagdag na panggastos ngayong Kapaskuhan. Yung bonus na to, mahati lang sa konting handa, mas malaki din mapupunta sa pangbayad ng Meralco ng mga bills. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Patay na nang matagpuan ang isang Pinay nurse sa Abu Dhabi sa UAE matapos mapaulat na nawawala. Hustisya at katotohanan ang hiling ng pamilya dahil magkaiba umano ang sinasabing dahilan ng ospital at agency kung paano nasawi ang kaanak. Nakatutok si Joseph Moro. Para sa bang harap na magandang buhay at mapatapos ang ipinapatayong bahay sa Nueva Vizcaya, lumipad pa Abu Dhabi para magtrabaho nitong Agosto ang 32 years old na nurse na si Reina Jane Ancheta. Pero ang pangarap, sa trahedya pala, mauuwi. Simula October 6, tatlong araw na siyang hindi makontak ng asawang si Kenneth. Maghapon po kasi ng Sunday, hindi siya nagreply. Ang akala ko naman, baka walang wifi. Okay. Tapos nung Monday na, minimessage ko pa rin, magtatanghali ng ganun, wala pa rin, dun na po ako nagreport. Inireport na niya sa ahensya ng asawa na hindi niya makontak ang misis, pati ng mga kaibigan nito sa Abu Dhabi. Nitong October 8, nakarating sa kanya ang masamang balita. Patay na ang kanyang asawa, pero wala raw binanggit na dahilan. Ayon daw sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Reina, natagpuan si Reina noong October 6 sa isang highway papunta sa Dubai. Halos 2 oras ang layo sa Abu Dhabi. Nagulat po ako doon at hindi ako makapaniwala na ganun ang nangyari sa wife ko po. Wala sa scene yung phone niya at saka yung Emirates ID. Sa isang sumunod na report mula sa agency, ang dahilan daw ng pagkamatay. Car collision. Nasa loob naman siya ngayon ng sasakyan. Binunggo naman daw po yung sasakyan nila. Doon na ako nag-doubt talaga na may something. Which is may cover-up ang nangyari. Doon na bumalik ang mga napagkwentohan nila mag-asawa nung nabubuhay pa ito na may kumursunada dito ang 2 foreign nationals sa tinitirang dorm. At may kahinahinalang bagong kakilalang kapwa Pilipino ang asawa. Natakot siya every night na umuwi. Doon ako kinakabahan. Di ba uso doon yung binibenta? Binibenta, abduction sir. Ang gusto ko lang talaga, justisya para sa wife ko po. Gusto kong malaman at makita ng proof na vehicular accident talaga. Kung vehicular accident tapos may naipakita silang proof na siya talaga yun, doon ako mapapanatag.
sabi ng agency ni Reyna. Car accident po. We have limited din kasi, limited information din kahit pa meron kaming counterpart dun sa Abu Dhabi. Humihingi rin siya ng tulong sa pamahalaan na maisamang isang kaanak sa paghanap niya ng sagot doon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ayon sa Department of Migrant Workers, hinihintay nila ang official report kaugnay sa pagkamatay ng Pinay nurse. Nakikipag-ugnayan din sila sa asawa ng biktima na nakatakdang lumipad pa Abu Dhabi. Siniguro din ng DMW na suportado nila ang pamilya ng nasawing nurse. Happy Friday, chikahan, mga kapuso! Time to meet the online stars of tomorrow. Meron na rin kasing digital arm ang Sparkle na Status by Sparkle at 19 content creators and social media personalities agad ang nag-sign up sa kanila. Makichika kay Aubrey Carampel. Official nang nilaunch ng Kapuso Talent Management ang Status by Sparkle, ang digital arm ng Sparkle GMA Artist Center. Yay! 19 talented content creators and social media personalities ang ipinakilala. We're in the Philippines! Starting off with a very adorable and cutesy black man family from Australia. Here in GMA! Love you, Kapuso! Yay! Also joining Status ang sexy chef na sumikat dahil sa kanyang easy-to-cook recipes, si Chef Elite. We're open to more opportunities sa TV naman. So excited ako kasi yung mga recipes natin, ma-share na natin sa TV, sa mga kapuso po natin. Nakilala naman dahil sa kanyang makeup tutorial si Pau Velaez, aka Chicana. Dating nagme-makeup lang sa kwarto nung pandemic, ngayon artist. Ah! Syempre nakaka-proud. Isa na ring Status artist si Bond Bryan o si Master Hokage. Pati ang social media couple na sina MJ Encabo at Shovi Walter. Si Eman Atienza na gusto raw gumawa ng sariling pangalan sa industriya at hindi lang daw makilala bilang anak ni Kuya Kim Atienza. I'm a very authentic person, I'd like to say. I love to be authentic, I love to be myself. Meron din from the pageant world, si Miss Supranational Asia and Oceania 2024 Alethea Ambrosio at si Mr. Supranational 2024 second runner-up Brandon Espiritu. Sporty flight attendant and cyclist Ira Lopez at fab and cool mama Sandy Richo. From online gaming world naman, sina Maika Kimochi at Javi Valdez. Sobrang nakakatuwa na pati rin pala kami mga gamers will have a spotlight here sa in this kind of industry. And from the medical field, sina Doc Pretty Sofia Valdez at Eric Yapuanco, also known as Doc Yappy. Dumalo sa launch si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President Corporate Strategic Planning and Business Development, and Concurrent Chief Risk Officer and Head Program Support Department, Reggie Bautista. Sparkle First Vice President Joy Marcelo at iba pang opisyal ng Sparkle. We feel that there's a lot of opportunity, cross-platform opportunity to expand their reach, expand their fan base, and also expand their markets. We made sure na we were looking at influencers from different genres, different categories, different talents, different interests, specialties, so that we can service not only the fans but also our clients. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. Bukas inaasahang darating sa bansa ang ilang OFW na nagpa-repatriate na sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Lebanon. Dumanak man ang dugo dahil sa pagsabog, ramdam pa rin ang pagbabayanihan ng ating mga kababayan doon para tulungan ang ilang walang makain at sa mga tent na nakatira. Nakatutok si JP Soriano.
nakita sa kuwang ito ng OFW na si Rosemary kung paanong di magkamayaw ang mga residente at rescuer ng Ras Al Nabaa sa Beirut, Lebanon kasunod ng airstrike ng Israeli forces. Naggalat ang mga debris ng tinarget na gusali na may nasusunog pang bahagi. Obserbasyon ni Rosemary, tila targeted o partikular sa isang palapag ang tinitira. Indikasyong maaaring alam na kung nasa ang palapag ang umano'y target na Hezbollah. Pagka lumalabas po ako, nakikita ko po yung mga nabubumba na building. Halimbawa, kung may mga 8th floor, 5th floor na building, kung ang tinarget nila is 3rd floor, yung 3rd floor lang po ang nabubumba, hindi naman po buong building na kukulaps. Depende lang doon sa place ng dahaye na talagang doon, building kinukulaps nila. Iisa lang naman ang target ayon sa Israeli media reports, ang senior member ng Hezbollah na si Wafiq Safa. Pero hindi bababa sa 22 ang patay para lang sa partikular na pag-ataking ito. Mahigit 100 ang sugatan. Problemado rin ang mga nakaligtas na wala nang maayos na matitirhan. Ang marami tumutuloy na lang sa mga tent. Kaya ang ilang mga Pilipino roon nagbayanihan at nag-ambagan para makabili ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga na-dislocate na. May mga area po na nagtatayo sila ng tent, ganun, bawat pamilya po nung nasa Bugan na yon. Mga pamilya po sila nagtatayo ng mga tent. Binibigyan po namin sila ng mga pagkain, samahan ng manggagawa ng Lebanon. Nakasusulasok din ang usok na iniwan ng airstrikes na abot na sa mga bahay. Kaya nag-face mask na sina Rosemary at ang mga kasama. Amoy parang ano po, parang sunog ba? Binubuksan namin yung windows para kung may bumba, at least hindi mababasag ang salamin pag malakas ang impact. Pero ayaw niyang iwan ang kanyang employer, kaya hindi mo na siya sasama sa mahigit 200 Pilipinong voluntaryong nagpa-repatriate na pabalik ng Pilipinas. 44 years na po since 1980, nandito na po ako sa kanya. During the Civil War, nandito na po kami. Magkasama kami sa hirap at ginhawa. Ako po ang nagpalaki sa tatlong anak niya. Ang mami nila, I cannot leave her alone kasi marami po rin siyang hirap sa amin. Bukas o sa araw ng Linggo, inaasahang darating na sa Pilipinas ang ilang OFW sakay ng commercial flight na nagpalista sa repatriation sa Lebanon. Pero ngayong buwan din inaasahang matutuloy na ang chartered flight o yung pagkuha ng arkiladong eroplano para magsundo ng mas maraming Pilipino. Government agencies involved, particularly the DFA and the DMW and the DND, have been instructed to mobilize government assets. We're braced to bring home our OFWs in Lebanon. We stand ready. The sense of urgency is there. 178 na Pilipino ang nasa tatlong magkakahiwalay na shelters ngayon sa Lebanon at nadaragdagan pa. Lalong tumindi ang labanan ng Israeli forces at Hezbollah sa Lebanon matapos kampihan ng Hezbollah ang Hamas sa kasagsagan ng Israel-Hamas war sa Gaza. Kaalyado rin ng Hezbollah at Hamas ang bansang Iran na nagpaulan ng mahigit 200 ballistic missiles sa Israel noong isang linggo na ayon sa Israel ay gagantihan nila. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi na kailangan maghintay ng amihan para sa Simoy Pasko sa City of Pines. Bukod sa mga buhay na Christmas tree at natural na ginaw roon, bukas na rin sakto ngayong weekend ang kanilang Christmas Village. At nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Vicky, ramdam na ramdam na ang simoy ng Kapaskuhan dito sa Baguio City. Bukod kasi sa malamig na temperatura, bukas na sa publiko ang Christmas pasyalan na binabalik-balikan ng mga turista. Ang makapal na hamog sa City of Pines, dagdag sa mga dahilan kung bakit marami na ang umaakyat pa Baguio. Di nga napigilan ang ambon ng mga turistang namamasyal dito sa Christmas Village. Alpine Holiday o White Christmas ang tema ngayong taon. Pagpasok pa nga lang sa Christmas Village, bubungad na ang makulay na Tunnel of Lights. Atraksyon din dito ang carousel na favorite ng mga bata. At syempre, ang iconic Snowfall Tower. Enjoy ang mga turista sa artificial snow. Highlights din ng Christmas Village ang ball pit area kung saan pwedeng maglaro ang mga bata. Meron ding stages sa bandang likuran kung saan mamamangha sa performances ng iba't ibang Christmas characters.
at meron ding nativity reenactment. Very nice! Like, hindi namin in-expect yung snow. So, like, enjoy po. Para po talaga nasa ibang bansa po. Super enjoy po. Vicky, open sa mga turista ang Christmas Village mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galba ng GMA Regional TV. Kinontra ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang pahayag ng Justice Department na maaaring gamitin ng prosecution ang plea bargain agreement ng isang KOJC member sa Amerika sa mga kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas. Nakatutok si John Veneracion. Barking of evidence ang naganap sa pagharap sa Pasig RTC Branch 159 ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong qualified human trafficking. Pero naging pagkakataon din nila ito para talakayin sa media ang pagpasok ng isa sa mga opisyal ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Duenas sa plea bargain agreement sa Amerika. Sa impormasyong nakuha ng Department of Justice sa US Embassy, pumayag si Duenas na aaminin sa korte ang pagtulong para ayusin ang hanggang 100 peking kasal ng mga KOJC member para makaiwas sa immigration law ng Amerika. Kapalit niya ng pagkaso na lang ng marriage fraud sa halip na mas mabibigat na kaso. Ang plea bargaining ay sistema sa Amerika kung saan nakikipagnegosasyon ang prosekusyon sa depensa para hindi na umabot sa mahabang paglilitis ang kaso. Sabi ng DOJ, maaring gamitin ng mga prosecutor ang plea bargain agreement ni Duenas sa kaso ni Kibuloy sa Pilipinas. Kinontra ito ng abogado ni Kibuloy. It has no bearing here, legally, insofar as the cases are concerned. Pero ang plea bargain ni Duenas na Human Resources Manager ng KOJC sa California ay maaari raw gamitin para depensahan si Kibuloy sa mga kaso nito sa Amerika ayon sa kanyang kampo. Kabilang dyan ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, at bulk cash smuggling. The fact that the US government offered to drop the three serious charges against the leader who was personally or who is personally present in the day-to-day activities in the US is a good sign for Pastor Apollo. Sinabi rin ng legal team ni Duenas sa Amerika na hindi niya tutulungan ang anumang gobyerno para litisin si Kibuloy o iba pang kasapi ng KOJC. Nananatilian nilang tapat daw si Duenas sa tungkulin nito sa religious group. Bilang tugon naman sa plano ng Senado na ipatawag si Kibuloy kaugnay ng investigasyon sa mga umano'y human trafficking at sexual abuse sa KOJC. Sabi ng kanyang abogado, maghahain sila ng motion sa korte para ito'y pigilan. Nasa korte na nila ang kaso, kaya hindi na umano kailangang paharapin pa siya sa Senado. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maging handa dahil posibleng ulanin ang ilang lugar ngayong weekend. Dahil yan sa shear line, easterlies at localized thunderstorms. May kumpol na mga ulap din na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sakali mang may maburi ito bilang low pressure area, mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo. Patuloy na mantabay sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Ngayong weekend, base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas lalo sa hapon at gabi. Malalakas ang buhos ng ulan sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region. Posible ang maulit sa Linggo. May heavy to intense rains pa rin sa Luzon at sa Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May mga pag-ulan din sa Metro Manila ngayong weekend. Madalas po yan sa hapon at gabi, kaya huwag kalimutang magdala ng payong kung may lakad. Sa ngayon, nasa transition period pa rin tayo. At ayon sa PAGASA, posibleng opisyal na pumasok ang amihan season sa mga natitirang linggo ng Oktubre hanggang unang linggo ng Nobyembre. Idinawit na rin ni Kerwin Espinosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa kanyang ama base sa mga pahayag nito laban sa mga kasama sa narco list. Pati pagdawit kay De Lima sa droga, paniwala niya, pakana ni Duterte. Nakatutok live si Rafi Pin. Rafi.
Vicky, sa kanyang unang pagsala nga sa Quad Committee hearing, ay diretsa ng akusasyon ni Kerwin Espinosa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ang nag-utos na patayin ang kanyang ama sa loob ng kulungan at idiin sa droga, si dating Senadora Laila De Lima. Matapos bawiin ang halos lahat ng kanyang inamin sa pagdinig noon sa Senado, diretsa ang itinuro ni Kerwin kung sino ang nag-utos na patayin ang kanyang ama, si dating Alguera Mayor Orlando Espinosa Sr. na noon nakakulong na sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail sa Leyte. Nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narcolist. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So, naniniwala ka na ang dating pangulo ang nag-utos ay papatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Bukod sa pagpatay sa kanyang ama, paniwala din Espinosa, mismo si dating Pangulong Presidente Rodrigo Duterte ang nag-utos na idiin si dating Senadora Laila De Lima sa kalakaran ng droga sa Bilibid at hindi lang si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Ang napanggit mo rin, kaya ginawa niyan sa iyo ni General Bato, sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas kay General Bato. Sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Dahil sa kanyang mga isiniwalat, pakiramdam ni Espinosa, nanganganib ang kanyang buhay. Pagpunta nga daw niya dito sa Maynila para dumalo sa pagdinig ng Quad Committee, pinigilan ang kanyang mga bodyguards sa airport at sinabing revoked na ang kanilang lisensya at permit to carry firearms. Humihingi ako sa inyo ng protection sa aking pag-uwi. Pagkatapos nitong hearing na to, sa aking pag-uwi, ng siguridad na makarating ako na buhay sa bahay po namin. Nangako naman ng Quad Committee na pag-aaralan ng hiling ni Espinosa kabilang na ang paghingi niya ng proteksyon para sa kanyang ina at kapatid na inimbitahan ding dumalo sa susunod na pagdinig. Nadiin naman si PNP Colonel Marvin Marcos na nui-hepe ng CIDG Eastern Visayas at siyang nanguna sa raid sa selda ni dating Mayor Espinosa. Ipinagtataka kasi ng mga kongresista, bakit kailangan pang mag-apply ng search warrant para sa isang taong nakakulong na? At kung totoo ang suspecha ng PNP na may sabwatan ng mga jail guard at ang nakatatandang Espinosa, bakit hindi kinasuhan ng mga jail guard matapos mapatay ang dating mayor? Why didn't you file a case against the jail guards? Sometimes kasi sir, intel reports doesn't stand in court. Hindi po tatayo sa korte ang intel reports, sir. Nagsagawa naman ng misa ang mga pamilya ng mga biktima ng EJK kaninang umaga dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nag-alay sila ng mga bulaklak habang bitbit ang mga larawan ng kanilang mga kaanak na namatay. Anila, natutuwa sila sa ginagawang investigasyon ng Quadcom kaugnay sa EJK. At sa mga oras na ito, nakasalang sa pagdinig ang mga kaanak ng mga biktima at inilalahad sa mga committee members ang karanasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Vicky? Rafi, nabanggit yung BJMP sa pagdinig dahil siyempre nasa kustudiya nila yung ama ni Kerwin nang silbihan nito ng search warrant na nauwi na nga sa barilang ikinamatay nito. Wala bang proper coordination sa BJMP kaugnay niyan? Nakausap natin kani-kanina lang ang BJMP, Vicky, at paglilinaw nila, wala sa kanilang poder yung kulungan kung saan nakakulong si dating Alguero Mayor Espinosa. Nasa ilalim daw ito ng provincial government. So hindi raw sa kanila yung jail facility na yon. Dahil kung nasa kanila daw ang jail facility, ay hindi na kailangan ng isang search warrant dahil may koordinasyon sila sa mga pulis. Kaya malabo raw na may mapatay na nasa kanilang poder. Vicky. Rafi, may iba pang alegasyon laban sa BJMP?
Sa ngayon, Vicky, wala pa kanina nga ay nagbigay na ng note itong BGMP na nandito sa pagdinig dito sa isa sa mga chair ng komite para naman nabigyang linaw yung kanilang partisipasyon. Dahil lang isa nga sa mga tanong dito, bakit kailangan pa ng search warrant? Yun yung paulit-ulit na tanong ng mga committee members. Kaya ta, inais nila na linawin ng BGMP na kung sa kanila nga na nakakulong itong si Alberto Mayor Espinosa ay hindi na kailangan na isang search warrant. Dahil yung search warrant mismo, yung pagkuha ng search warrant ay sentro din ngayon ng investigasyon kung sino yung nagbigay ng search warrant na yun at bakit pinayagan yung ganong search warrant gayong nakakulong na itong si Espinosa, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sa mga nakamiss ng balota sa Cinemalaya, it's your time para mapanood na yan sa big screen. Star-studded pa nga ang red carpet premiere nila sa isang mall sa Quezon City. Makichika tayo live kay Aubrey Carambel. Aubrey? Iyaramdam na ramdam na ang excitement dito sa star-studded red carpet premiere ng pelikulang balota na pinagbibidahan ni Kapuso primetime queen Marian Rivera. Maaga pa lang, marami na ang nag-abang na fans dito kabilang sa mga dumating, sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Shining Inheritance star Kate Valdez with boyfriend Fumiya Sankai, ang co-stars ni Marian sa My Guardian Alien, Kirai Celis and Christian Antolin, ang impersonator sa sina Lady Gagita at Andy Crocker, nag-ala Teacher Emmy naman na may bit-bit pang balota. Dumating din sina Ruru Madrid at Bianca Umali, Rita Daniela, Kaylin Alcantara at Kobe Paras para suportahan ang kanilang ate yan. Siyempre, narito rin ang cast ng balota na sina Donna Cariaga, Sasa Girl, Esnir, Rahil Birya, Will Ashley at ang kanilang direktor na si Kip Oy Banda. Narito rin si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes, ang ever-supportive husband ni Marian. Ang balota ay naging official entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group sa Cinemalaya 20 na ipalalabas na soon sa mga sinihan nationwide sa October 16. At iyak, kasama ko ngayon, Cinemalaya 2024 Best Actress at napakahusay bilang si Teacher Emmy sa balota, Kapuso Primetime Queen, Miss Marian Rivera. Good evening. Marian, excited ka na? Would you like to invite our Kapuso na panoorin ang balota dahil napakahusay mo doon? Of course, iniimbitahan ko po ang lahat na manood po ng balota sa October 16 na po yan. Sana po suportahan niyo po kami. Oh, ayan. Iya kasi mag-iikot pa si Marian dito. Tatlong sinihan ang nagpapalabas ng balota dito ngayon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Iya. Thank you. Ang ganda niyan. Maraming salamat, Aubrey Carambel. Iniyak ng Miro Systems sa COMELEC na kaya nilang gampana ng mga tungkuling nakasaad sa kontrata nito para sa election 2025. Gayet nito, walang epekto sa trabaho nila ang pag-withdraw ng local partner nila na St. Timothy Construction Corporation na pinunalang COMELEC dahil sa planong pagtakbo ng isang napapaulat na may-ari nito. Ang pagiging NFCC nito o credit line na magpopondo sa mga biglaang pangangailangan ay sasaluhin na ng kumpanyang ICS o Integrated Computer Systems na dati na nitong local partner. Nagsumiti na ng mga dokumento kaugnay niyan ang ICS. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa alegasyong may koneksyon ng Malacanang kay Mary Ann Maslog na iniimbestigaan dahil sa illegal na pogo. Who's Mary Ann Maslog? Allegedly, she was stopped by Malacanang to link PRRD, former PRRD Senator Bongo and Police Major General Karama to pogo-related crimes. No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Sagot yan ng Pangulo. Nanghinga ng pahayag sa alegasyon ni Senador Bato de la Rosa na isang taga-palasyo ang gumagamit kay Maslog para idiin sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa illegal na pogo. Si Maslog ay asset umano ng pulisya na kinuha para tumulong sa pagpapasuko kay Alice Guo bago ito na aresto sa Indonesia. Bago niyan, kinasuhan na rin siya noon kaugnay ng 24 million peso. Textbook scam noong 1998 at ipinadeklarang patay na sa sandigang bayan ng kanyang abogado. From
From magandang dilag to binibining marikit, yan ang bagong setting abangan sa GMA Afternoon Prime na pagbibidahan ni Herlene Budol. At may leading man pa siyang foreigner at isang first time gagawa ng serye sa GMA Network. Makichika kay Lars Santiago. May bagong mukha ang pagbibiyante at ako yun. Mula sa kwento ng pagbango ni Gigi Robles sa magandang dilag, magbabalik sa GMA Afternoon Prime si Herlene Budol para sa bago niyang serye na Binibining Marikit. Promise ni Herlene sa viewers, di lang sila patatawanin, kundi pati paiiyakin. Na-excite po akong mas kilalanin si Ikit at may kaba, may pressure. Tito Lars, kasi ano eh, from magandang dilag, ibang-iba raw talaga to, pero natatakot ako na kaya ko bang tapatan kagaya yung ginawa ko last time. Dream come true rin para kay Herlene na makasama rito ang kanyang TikTok Lock co-host na si Pok Hwang. Siya pa ho ang nagbalita sa akin na, "Onak, ready ka na ba?" Sabi niya, sabi ko, "Bakit? Bakla ka, ako nanay mo sa palabas mo." Siya po ang nagbalita sa akin. So parang ako, "Ah, talaga? Hindi nga." Ganun yung reaction ko. Welcome na welcome naman kay Herlene na isa sa leading men niya sa series si Tony Labrusca na for the first time ay gagawa ng project sa GMA. Kinilig naman ako kasi syempre ang gwapo naman talaga lalo sa personal, pero nagkakasama-sama na talaga kami before pa ng mga labas, ganyan. Friends of friends. Kasama rin ni Herlene sa bago niyang show si Nathaya Tolentino, Almira Mulak, Chris Villanueva, Jeff Moses, Ashley Rivera, Jan Fear, at Migs Almendras. Excited na rin si Herlene na makilala ang isa pa niyang leading man na isang artistang foreigner. Ito yung tanong dyan eh, pang ano ba ako, pang Pinoy o pang Apam? Di ba? Nasaan ba ang future ni Ikit? Sa totoong buhay ba? Ano ka, pang-apam o pang-Pinoy? Kasi minsan na ako nasaktan ng Pilipino. Charang din. Ba't di natin subukan ng apam? Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. We've made it, ladies and gentlemen, boys and girls. Happy weekend, mga kapuso. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Mga kapuso, 75 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tianco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.